Hey guys, itong bagong Tecno Boba 6 Pro 5G na, ang pinangsiksik na specs para sa may halagang 12,000 na SRP ngayon. Dahil meron siyang 6,000 mAh sa battery, 70 watts sa fast charging, 24 gigs of RAM, 6.78 inches AMOLED 120Hz sa display, 108 megapixel main camera, at formang gaming po na design pa. Si Tecno Boba 6 Pro 5G lang meron ganyang specs para sa may 12,000 na SRP ngayon. Ang kaso meron lang talaga nabitin sa specs ng smartphone na to, para tawagin natin as gaming phone talaga. Isa-isahin natin itong mga nasulit sa box kung anong mga performance na yan, para mas makita natin ang detalyado kung sulit ba ito para sa may 12,000 nga na SRP niya. Siyempre, unang-una sa may package. Dito sa may box niya, lakas pa ka-gaming phone ang design niya. At mukhang Farlight naman ang collaboration ng Tecno ngayon. Mamaya tetestingin natin ang game niya kung panalo ba yan. Sa likod ng box, nandito yung mismong design ng phone. Lakas pa ka-gaming phone talaga. Uy, mukhang meron pa siyang remote dito itong si Boba 6 Pro 5G ngayon. 12256 ang version ng Boba 6 Pro at color comet green itong pinadala ni Tecno sa atin. Pag open ang box, nandito agad sa ibabaw yung mismong smartphone. Saka another quick specs ulit. Ito na yung comet green na Boba 6 Pro 5G. Napakaganda na guys kung design lang ang pag-uusapan. Dito sa ilalim yung kanyang warranty card. Then itong mga papel. Tapos Farlight na mga sticker. Ito naman yung case na guys, panalo rin ito, mukhang di talaga siya tinipin ni Tecno sa accessories itong smartphone niya ngayon. Ultimo sa cases, hindi siya basta-basta. Nakaterno pa sa mismong kulay ng smartphone. Ito guys yung 70 watts sa charger. Mamaya tetestingin natin yan. Siyempre type C na cable din. At buti meron pa siyang earphone na kasama sa may package. Panalo ang package ng smartphone na to. Kompleto siya at sobra-sobra pa. Ito na ang Boba 6 Pro 5G sa may comet green nga na kulay niya. Naka-plastic frame lang yan. At syempre, plastic back din. Set up muna natin itong bagong Boba 6 Pro 5G natin. Meron din siyang cooling system at Dolby effect sa may speaker niya. For me, itong 6,000 mAh battery saka 70 watts charger ang highlight ng smartphone na to. Di napakadalang din sa mga bagong smartphone na lumalabas ngayon. Itong mga naka 6,000. Di puro mga 5,000 mAh lang ang mga lumalabas sa mga bagong smartphone ngayon. Tapos saka 12GB pa nga, panalo-panalo sa pang multitasking. Saka nakakapagtaka sa smartphone na to guys. Kahit naka 6,000 mAh siya battery yan, hindi siya ganun kabigat. At di rin siya ganun kakapal. Tamang-tama lang yan. At sa 30 minutes lang na pag-charge ko dito, isinabot agad siya ng 58% na nag-start siya ng 4% lang. Masyadong mabilis yan guys. Considering na naka 6,000 mAh siya battery yan. Tapos ngayon ako nakakita ng ganitong charging settings sa mga ganitong presyo, pwede mo siyang iset nang hindi siya iinit. Pero mabagal naman mag-charge yan. Tapos meron pa siyang smart charge. Saka hypercharge na sobrang bilis mag-charge pero iinit naman agad. Ito na guys ang Tecno Boba 6 Pro 5G. Last time sinabi ko na sa may Boba 5 Pro 5G na yung AMOLED display na lang kulang sa may smartphone na yon. Ngayon nandito na yun sa may Boba 6 Pro 5G. Ang AMOLED 120Hz sa display. Tapos napakasilim pa nung kanyang bezel at halos full screen display na rin talaga. Panalo ang puno to sa mga mahilig na mag-social media saka mag-Netflix. Dahil napakaganda rin nung kanyang display. Samahan pa ka ng mataas sa battery, hindi ka talaga mabibitin dito. Sa Farlight, supported siya ng HDR na graphics quality, extreme na frame rate, at high na resolution. Ito yung sample ng gameplay natin sa may Farlight. To be honest guys, napakalag nyo sa may ganyang klase ng settings, hindi siya playable sa mataas na graphics. Magiging smooth lang to guys, kung ibababa natin yung graphics niya. Sa 1 hour straight na gaming dito sa may Farlight, nabawasan na siya ng 15% yung battery niya. Dito talaga maganda ang Boba 6 Pro 5G. At di din siya masyadong uminit, dahil naging 38 degrees Celsius lang yung kanyang temperature. Hindi talaga kaya niya din ng Dimensity 6080 ang matataas na graphics sa mga games. Dahil hindi naman siya uminit sa games na to, pero still malag pa rin siya dito. Alay sa ibang smartphone, bumabaga na sila pagka umiinit na. Pero itong si Boba 6 Pro 5G, malamig naman siya, pero malag na agad. Sa touch niya, responsive naman to, dahil na nakat up to 10 fingers naman yung multi-touch niya. Sa camera guys, okay naman siya. Ito yung mga naging sample ko. Sa video naman, meron siyang 2K na resolution. Goods naman to guys. Ang kaso wala tong stabilization sa main video niya pagka naka-2K resolution tayo. Yan yung sample natin. Pero sa may 1080p, meron siyang stabilization sa main video. Yan yung sample natin. Available ang Boba 6 Pro 5G sa may Tecno Official Store, sa may Lazada, sa may Shopee, saka sa may TikTok Shop. May mga discount pa tayo makukuha dyan pagka nakasale nga ang smartphone na yan or pagka mayroon mga promo. Yun guys, mabawasan po yun sa may 12,000 na SRP niya
or baka maging 10,000 na lang. Sa Game Gears, kung pang Mobile Legends lang, wala naman kayong magiging problema dito. They're super capable naman ng Dimensity 6080. Ang kaso nga lang, hindi talaga siya pang heavy duty. Itong LED light sa may likod niya. Kasama natin yung LED flash sa pag-ilaw niya ngayon. At ang napansin ko lang dito sa Mi Poba 6 Pro 5G is hindi na siya naka-RGB lights. Ibig sabihin, naka-plain white na lang yung ilaw niya ngayon dito sa may likod. Unlike sa Mi Poba 5 Pro 5G na nababago-bago yung ilaw niya. Creating para sa may 12,000 na SRP, okay naman ang smartphone na to kung kailangan mo na mabili sa charger. Mataas na battery. Magandang display. Formang gaming po na design at LED light sa may likod. Eh pwedeng-pwede na yan para sa may 12,000. Di wala kang mabibiling smartphone sa ibang brand. Mayroon ganyang klase ng specs ngayon. Si Poba 6 Pro 5G lang ang makakapag-offer niyan. Ang isang problema lang talaga is bitin sa may processor ang smartphone na to. Kaya hindi ko siya matatawag na gaming phone. Pwede ito guys kung naghahanap lang kayo ng pang casual gaming nga or pang entertainment lang. At pang multitasking. Yun guys yung mabilis sa video natin. Thanks for watching.